puntod ng mga yumao walang ligtas sa magkakasunod na lindol sa Mindanao. Nataumpa naman ang mga lindol sa panahong ginugunita ang mga namayapang mahal sa buhay. Narito ang report ni Jan Consulta. Doble dagok ang hatid ng magkakasunod na lindol sa mga taga-Sitio, Labidangan, Barangay Upper Bala, Magsaysay, Davao del Sur. Bukod kasi sa pagkawasak ng kanilang mga bahay, nasira din ang ilan sa mga libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa lindol, ang ilan sa mga puntod halos na bago ang pwesto. Ang ilan, kung hindi nagkaroon ng bitak, nagkadurog-durog naman ang pinakaibabaw ng libingan. Sa tabing bahay na lamang inililibing ang mga yumao dahil sa kakulangan ng patag na lupa sa bulubunduking komunidad. Labagman sa kanilang kalooban, kailangan muna nilang iwan ang kanilang tahanan at libingan ng mga mahal sa buhay para baka iwas sa tiyak na kapahamakan. Malakas masyado. Malakas masyado ng lindol. Yung dibdib namin parang mamamatay na kami. Kasi ilang taon na kami nagtira dito, ngayon lang yung pinakamalaking lindol. Ayon sa NDRRMC, bagamat bahagi na ng ating tradisyon ang pagdalaw sa mga puntod ng mga mahal sa buhay, importanteng tiyaking ligtas, lalo na ang mga musuleyo na maaaring naapektuhan ng mga pagyanig. Kung sa unang pagtanaw niyo po, doon sa mausoleo ninyo at makita niyo talagang marami ng pagkabitak-bitak na ito at hindi lang pag sinilip ninyo, hindi lang sa palitada ang problema. Huwag po muna kayo talagang tumuloy doon. John Consulta, GMA News.